Guys, andito na ulit ako. Ayan, nakaiga na ako, guys. Ayan, nalagyan ko na din ang tiyan ko ng ano bang tawag niyan? Sinsya na wala akong bra, ayan. Kasi matutulog na nga ako. Nalagyan ko na siya yung ano ko banda dyan sa aking puso. Welcome sa aking another vlog. It's me again, Maria P. Vlogs. Andito naman ulit ako, guys. Nakapag-vlog na naman ulit ako kasi pagising ko lang, grabe ang tulog ko, guys. Umpisa kaninang ala una ng madaling araw dito. Tapos bandang mga alas 3, dumating yung dala ko, grabe. Hanggang buong maghapon ako nitong araw na to, tulog ako ng tulog, gawang sinumpong ang dysmenorrhea ko, guys. Grabe, para akong nanganganak ng isang araw na walang ano, hindi lumalabas ang bata, guys. Grabe, grabe ang tulog ko. Tapos sumasakit, sinabayan pa ng sakit ng ulo. Kaya kaninang mga alas 2 ng hapon, hindi ako nakapasok sa trabaho ko. Talagang nag absent talaga ako, guys. Tapos tulog ako ng tulog. Bumangon lang ako kumain. Tapos tulog na naman ulit kasi pag kumain ako, sumasakit lalo yung puso ko, guys. Kaya ayan, pagising ko lang ng mga alas 7 ata ng gabi dito. Dito gabi na din, mag-ilibin na din ng gabi. Bumangon lang ako, nagpalit ako ng damit ko, naglinis lang ako ng katawan, hindi ako naligo kasi parang masakit pa rin ang puson ko. Kasi pag alam ko pag iligo ko ito, tapos malamig-lamig na din, baka lalo namang masakit, kaya hindi ko na lang siya niligo, guys. Kaya ayan, ang gagawin ko ngayon, mag-ano ako ng mainit, magpakulo ako ng mainit na tubig sa heater, tapos ayan, matulog ulit ako, guys, kasi medyo masakit-sakit pa rin ang ano ko, ang puson. Ayan, guys, nagpakulo ako ng ininit tubig dito sa heater. Ayan, dyan ko siya sinaksak. Mayroon din ako dyan tablet, dyan ko siya i-charge. Habang matutulog ako mamaya, dito ko na siya i-charge kasi lubat din ang power bank ko. Tapos, ito yung ano, guys, dito ko ilagay ang mainit na tubig. Tapos habang matutulog ako, ilagay ko siya dito sa tiyan ko. Okay, yan. Hintayin ko muna ang pumulo itong heater. Tapos ilagay ko siya dito. Ang sakit. Sakit talaga ng puso ko, guys. Grabe. Hanggang bukas pa ito. Baka bukas ng umaga, mawala na itong sakit ng puso ko. Guys, kulo na yung ininit tubig ko. Ilagay ko na siya dito. And kulong-kulo na yung minit tubig natin sa heater. Nakalagay na siya dito. Tapos, ilako siya ng maigi kasi ilako ito ng maigi, gawang delikado, mainit pa naman sobra, baka mamaya matapunan ako. Guys, nalagyan ko na ng mainit na tubig. Maya-maya, higa na din ako. Dito lang din ako sa dining area namin matutulog kasi alam nyo, guys, may sobra akong magandang bed. At saka may mga karumit din ako doong natutulog. Pero ngayon, ang kasama ko doon sa room, kung doon ako sa room ko matutulog, isang Pilipina lang, isang karumit ko lang ang natutulog doon. Gawang, ang dalawa kong karumit, pumasok sila sa rehabilitation center. Ang trabaho nila as a caregiver. Nag-caregiver kasi sila sa rehabilitation center. Nitong week, night shift sila. Tapos nag-duty sila ng 12 hours. Kaya mamaya bukas pa sila ng umaga uuwi dito sa bahay namin.
Tapos yung kasama ko naman ngayon sa karom, bukas ng umaga papasok siya sa video. Bukas siya ng umaga papasok siya. Kasi nitong week, siya na naman ang mag-morning duties na karomit ko. Kasi nga ako, di ba, sa school, ako nagkatrabaho, cleaner ako sa school. Hindi na kasi ako nag, ano, hindi na kasi ako bumalik nag-caregiver, guys. Kasi, is, ano, yung, ano ba, yung utak mo parang problemado dahil pasyente ang hawak mo. Kaya yan, guys, dito ako matutulog. Ayan, pakita ko sa inyo yung higaan ko. Ayan. Ayan ang higaan ko. Diyan ako natutulog. Yung dalawang pom na yan, ano, pasensya na kung may nakita ko yung sapatos doon. Yung pom na yan, diyan ako matutulog. Bakit dito ako natutulog sa dining area namin, guys? Ano ang dahilan? Ipakita ko sa inyo. Guys, sa kwarto namin, ang aircon namin, ganun kalaki. Ayan. Alam ba ninyo, guys? Tapos ang big ko, kaharap din dyan sa aircon na yan. Tapos, ang buga ng aircon, sa akin lahat mapunta. Kaya, alam nyo ba guys, pag natutulog ako, gabi-gabi dun sa bed ko, tapos pagising ko ng madaling araw, pag naliligo ako, parang hindi ako makabangon guys, para akong, ano yan, para akong binugbog ng 15 pirasong tao. At saka pagbaba ko sa bed ko, ang talampakan ko, ang sakit iapak sa sahigawang, ang lahat ng buga ng lamig niyan sa akin lahat napunta sa katawan ko. Kaya, umpisa nun guys, hindi na ako natutulog sa kwarto namin. Hi guys, andito na ulit ako. Ayan, nakahiga na ako guys. Ayan, nalagyan ko na din ang tiyan ko ng, ano bang tawag niyan? Sinsya na wala akong bra, ayan. Kasi matutulog na nga ako. Nalagyan ko na siya, yung ano ko, banta dyan sa aking kuspon. Kasi ang sakit-sakit talaga, medyo masakit-sakit pa, hindi pa nawala ang sakit. Kaya ayan, ngayong araw na to guys, sa dami-dami kong mga planong gawin, walang nangyayari kasi madaling araw. Dinalaw ang, ano, dinalaw ako ng dysmenorrhea na sobrang sakit-sakit. Kaya alam nyo guys, nitong araw na to maghapon talaga ako matulog. Umpisa nung pagtulog ko ng madaling araw. Tapos bumangon na ako ulit. Bumangon na ako kumain. Tapos tulog na naman ulit. Tapos nagising ang last kong gising. Lashiti na ng gabi. Tapos uminom lang ako ng coffee. Kumain ng banana cake. Tapos nakapahinga lang ako ng mga 20 minutes. So makita naman ulit ang kuson ko. Kaya ngayon guys, matutulog na naman ako ulit. Kaya yan, magpaalam na ako. Kasi gabi na dito sa amin, mag-alas 11 na ata ng gabi. Kaya good night sa inyong lahat. Wala akong masyadong vlog ngayon. Kasi gawang sa naramdaman ko, grabe ang sakit ng kuson ko guys. Kaya yan, magpaalam na ako guys. See you my next vlog. Bye. Good night sa iyong lahat.